Wala, idedetalye ko lang yung sick building syndrome, no? Yung sick building syndrome is indirectly attributed dun sa air quality sa loob ng isang building. Okay? Ang symptoms nito is asthma-like, garalgal yung boses mo, runny nose, dizziness, nausea, vomiting, may nagsusuka ka, and then yung suka din sa matinding ubo, and then nahihilo ka, masakit ang ulo mo. Yun na yun eh. Usually mga asthma-like symptoms yung sick building syndrome. Asthma-like. So, hindi lang ito sa mga PWDs, ha? Baka meron ding normal na tao na hindi PWD na merong sick building syndrome. Pero pag wala ka dun sa building na yun, or nasa outdoor, outdoor na lugar ka, wala. The moment na pumasok ka dun, dun walang inaatake. So, yun lang yung sick building syndrome. Kasi karamihan ng tao, usually yung mga nag-o-office, mas mga corporate, kasi building eh, usually pag corporate building, bibira yung siguro meron sa schools, kasi yung mga schools may mga building yan, so baka meron din doon, pero usually sa mga corporate workers yan, kahit yung mga PWDs na meron, baka meron sa inyo PWDs, meron din sick building syndrome. So ang symptoms nito is asthma-like na symptoms. Kung ano yung symptoms ng asthma, kailangan ipacheck nyo, kasi baka yun ay SBS o asthma. Kasi halos pareho sila ng symptoms. Asthma na nga lang, mahirap eh. So, assuming mahirap din ito. Bukas na natin itutuloy kung may gamot ba sa sick building syndrome. Dahil yan sa contaminant sa hangin, yung air quality index, lalo na sa Metro Manila at saka dito sa Cavite na industrialized na, hindi na malayo yan. Sa mga industrialized city sa Pilipinas, Mapaluson, Visayas, and Mindanao, ganyan na yan pag industrialized na. Agaya sa Bacoor is not an exemption. So, yun na yun. Bukas na natin iano kung may treatment ba o home remedy sa sick building syndrome. So, yun lang. Last vlog na to, bubukasan lang ulit.